Panginoon. Diba? Puro baboy. Sa madaling salita, pagka Pinoy, mahilig sa kanin at baboy. Bilisan yung kote, kanin. Kanin baboy. Number 5. Number 6, Dr. Philip. Tinuro ba? Yes. Anong oras ang tamang tulog? 10 to 4. 10 hanggang? 4. Kaya, hindi? Kaya. Well, and last but not the least, number 7, Dr. Ayan, sabi ko nga pala yung isang Dr. Energy. Hala, sa namin kukunin niya sa Meralco. Hindi ko, pag sinabi yung Dr. Energy, it takes positive mindset, positive attitude, positive outlook. Kaya nga malinaw na malinaw, pag may sakit ka na, bawal ka ng ma-stress. Bawal kasi ang katotohanan, scientifically and medically studied, ang katotohanan, ang mga stress, hindi na po gagaling. Siguro naman, kilala nyo at napapanood nyo, nakabalita siya ngayon, Dr. Willie Ho-Ong himself. Sinabi niya naman eh, tama ba? Imagine, iniigulo natin siya pagdating sa kalusugan. Ang dami niyang binibili ng advice. How come siya mismo tinamaan ng isang severe condition? That's due to stress. In which, if you are stressed, pagsak na pagsak ng immune system, you don't have any protection at all. Kaya dapat, bawal nang may stress. Malinaw tayo, right? Yes. O sige, sino po yung mga stress? O yung mga stress, hindi na kayo gagalihin. Huwag ganun. Nagtataka lang ako. Thank you, Lord. Thank you, Father. Okay. Alam nyo, nagtataka ako. Kasi yung stress na yan, to be exact, isa po yan sa pinakagamit na gamit na word. Nagtataka ako, pati elementary, kaya sabihin niya. Sabi, Dad, I'm stressed. Oh, meaning. Alam niyo ba ang meaning ng stress? Sabihin ko sa inyo, number one, dalawa lang kasi ang meaning niya. Number one, thinking of the negative things that is not yet happening. And number two, thinking of the negative things that had happened before. Ayun lang ang stress. Ibig sabihin, hindi ka nabubuhay sa ngayon. Nabubuhay ka sa kahapon, nabubuhay ka sa bukas. Eh sinabi nga ng Panginoon, don't worry about tomorrow. Let tomorrow worry about itself. Sagana ka na sa dapat mong problemahin. Tama ba? So dapat to, wala nang worries, wala nang stress. Kaya hindi. Kaya. It's all in the mind. Kaya nga, sa apat na aspeto, para makamit ang kagalingan, tama yung pagkakasunod-sunod. Number one, unahin ng Panginoon. Number two, ayusin ang kaisipan. Pag hindi, walang mangyayari sa pisina. Clear? Yeah. Okay. So, 7 doctors of discipline. Kaya o hindi? Kaya. Libre o may bayad? Libre. Anak ng kalabaw. Oh, okay, maganit, hindi mura yun. Ang anak ng kalabaw, guya. Guya. Tama ba? Tama, di ba? Bakit ako nag-alap ng kalabaw? Sa video galing. Kaya, libre. How come you're not doing it? And then you're expecting healing? So mga kaibigan, tingin ka sa akin, mata sa mata, lahat ng pasyente, lahat ng may sakit na nagtutok sa akin, dito kayo na, tingin ka sa mata ko. Kapatid, kung hindi mo kayang disiplinahin ang sarili mo, huwag ka na po magpapagamot. Why? You'll be wasting money. Come on. Aminin mo na. Kaya ka hindi gumagaling-galing. Hanggang ngayon, wala kang disiplina. Sorry po ha. Ba't ko dinidihin to? Kasi nakita ko napakaraming seniors. Ano kaya kung maraming seniors? Yan yung matitiyas sa ulo. Hindi. Huwag kayo magaling sa akin. Totoo yun. Experienceado ko yun. Itong mga seniors, kasi sasabihin, matatalino sila eh. Sabi nila, matanda na ako. Pagunta ka pa lang, nakatatlong balik na. Diba? Bakit? Kasi nga, walang magaling na doktor sa pasaway na pasyente. Agree, disagree? Agree. Yung doktor mo, graduate ng Harvard. Matalino. Magaling, tama. Yes. Pero ang doktor, hanggang guide lang, pagkatapos niya magbigay ng reseta, pagtalikod mo,
hindi namin alam kung sinusunod mo yung sinabi namin. Tama ba? Tama. Eh, anong sabi sa iyo, doktor? Nanay, ha? Bawal na sa iyong kumain ito. Ano sabi mo? Opo. Pag nasa bahay, kundi lang. Minsan lang naman. Maminsan. At yung pinakamatatalino dito, ganito mamana, pwede yan. May gamot naman. Sa pool? Sa pool. Yan, lintik na kayo. Yan, lintik na diabetes na yan. Payag ka habang buhay, may sakit ka niya. O magdidisiplina ka na reverse naman niya. Disiplina. See? Pero mas pinili mong mag-maintain ng 10 taon, 15 years, 20 years. Why? Ayaw mo magdisiplina. Talaga pag sineser mo na. O sige, tapusin ko na to. So, pag nagampanan niyo yung 7 doctors of discipline, yung mga organs nyo, pwede bang maging malinis? Yes. Pag